Hello po, welcome to my YouTube channel. Yan, ito naman po tayo, ito si Kuya Sampilin, na kung saan ay muling mag-share sa inyo patungkol po sa kalusugan. Ayan. Mga kaibigan, mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, maging lahat po ng ating mga subscriber, lahat po ng ating mga followers, ay welcome po muli sa inyo pong lahat. Maging mga kababayan po natin sa iba't ibang bansa at lalo na sa ating bansang Pilipinas. Sumayin niyo po ang blessing, pagpapala, kalusugan, kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan. So, ngayon po, mag-share po ako sa inyo ng napakahalagang bagay. Kasi alam niyo po bang napakarami po sa atin ang sa ating bansa po ay kumbaga marami pong nagkaroon ng sakit, karamdaman, nagkaroon ng diabetes, ano po, at tumataas ang mga sugar, at meron po akong nalaman na kung saan ang pagtaas po ng sugar ayon po sa mga doktor, ang pagtaas po ng sugar kapag ito po'y napabayaan po natin ay magpo-cause po ito ng komplikasyon sa ating kalusugan. Pag tumaas ang sugar po natin, magkaroon po tayo ng diabetes at pwedeng lumabo ang mata natin at maapektuhan ang ating kidney, ano po, at maging iba't ibang organs natin pwede maapektuhan kapag tumaas ang sugar po natin. At yung iba po, isa po sa dahilan kaya nabubulag po ang isang tao. Okay, so ano pong solusyon? Ayan, so ngayon tatalakayin po natin mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, kung anong solusyon. Okay, so subalit bago yon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please paki-subscribe po dito po sa aking YouTube channel, Kuya Sampilin. At paki-like o pwede kayong mag-comment dito po sa aking mga sasabihin. Okay, so ngayon, mga kapatid, so ano po ang solusyon ng pagtaas ng sugar? Paano po natin matutulungan? So, meron po tayong natutuklasan na kung saan kilalang-kilalang po ito sa bansa po natin, maging sa iba't ibang bansa ay ginagamit po itong herbal na gamot na siyang parang antibiotic, no? So, alam niyo po, sasabihin ko na po siya, handa na po ba kayo? Yan. So, ito po ay serpentina. Okay? So, serpentina, ito po siya. Okay? So, ang serpentina, so, ito po yung, ayan, yung pong dahon niya, ano po. Okay? So, yan po ang serpentina. Ayan, so, okay. So, ito po ay pasado sa BPAD. Okay? FDA. Yan. So, pasado po yan sa FDA. Ayan. Ito pong ating serpentina. Okay? Okay. So, yan. Pinakita ko po sa inyo. So, ito pong serpentina ay capsule po siya. Okay? Ayan. Meron pong dahon nito. Ito po. Ayan. So, meron pong dahon. Ito nga lang po ay napakapait. Ano po? Napakapait kapag kinain mo yung dahon. Pero, ito po ay dahil sa mga magagaling at mahusay po natin mga herbalist, ay ginawa po nilang capsule ang serpentina. So, madali na po nating inumin. Okay, paano pag-inom nito? So, ang pag-inom po ay pwedeng kung wala ka naman sakit at ano, ay isa lang, isang beses sa maghapon. Pero kung mataas ang kolesterol mo, mataas ang sugar mo, pwedeng dalawa sa maghapon. Okay? So, tingnan muna natin kung ano po ang nagagawa nito pong serpentina. Okay? Ito po, simulan na po natin. So, ano po ang mga binipisyo o pakinabang nitong serpentina? Health benefits po ng serpentina. Una po, number one, okay? Ay tinutulungan po niya unang-una na maging normalize ang ating blood sugar. Yeah. So, napakahalaga po na maging normal ang ating blood sugar. So, kagaya po na nakawinto ko sa inyo kanina, ano po ang nakapagpataas ng sugar? Soft drinks, mga cake, mga chocolate, at sobrang dami ng kanin. Ano po? So, kulang sa exercise. So, nakapagpataas po yan ng sugar pag tumaas ang ating calories. Ano po? Kaya napakahalagang tayo pawisan, malakas ang ating panunaw. Kaya, ang serpentina po, tinutunaw po niya, no? Inaayos po niya, pinanonormalize po niya ang ating blood sugar, no? So, napakaganda po ng serpentina. Yun po ang kauna-unahan. Kaya, malayo po tayo sa diabetes pagka tayo po ay nagiinom ng serpentina.
Okay? Ilalayo tayo sa mga pagtaas ng sugar po natin. Okay, number two. Yan, pangalawa po. Tinutulungan po niya ang ating, nagbibigay po siya ng extra energy. No? At improves, pinalalakas din niya ang ating stamina. No? Yung stamina po natin, yung ating gana, yung ating lakas. No? Kaya yung pinalalakas niya ang ating, yung ating kalusugan, yung ating katawan, pinalalakas niya. So, maganda po, no? Meron siyang extra energy. Kaya, meron din pong vitamins ito pong serpentina po natin. Yeah, ang galing po, ano? So, number three, pangatlo po, no? Pinalalakas po niya ang ating, binubus po niya ang ating immune system, no? So, yung ating immune system, yun po yung doktor natin, no? Na, kumbaga, sa bansa natin ay mga sundalo na kapag may kalaban, nakahanda ang mga sundalo natin at aatakihin ang kalaban para ang bansa natin hindi masakop ng ibang bansa. So, yun po ang ibig sabihin. Ang ating katawan ay mayroong immune system na parang may mga sundalo, kaya pag may pumasok sa katawan natin, nalalanghap natin, naaamoy natin. So, kapag may pumasok na mga virus, bakterya dyan, kapag malakas ang ating doktor, ang ating immune system ng ating katawan, lalabanan niya, magpapadala siya ng fluid, no? Maglalabas siya ng fluid, papapapak. So, aatsing ka, o kaya iihi mo, idumi mo, mamamatay yung mga bakterya na pwedeng pumasok sa ating katawan na minsan nagkukos ng ubo, ng sipon, ng trangkaso. Kaya pag malakas ang ating immune system, may panlaban ka. Yan. Kaya mahalaga po, malakas ang immune system po natin. Yan po ang pangatlo. Pang-apat. Yan, number four. Yan. Nilalabanan po niya 5 cancer cell, no? So nilalabanan po niya yung cancer cell, yung kasi yung cancer cell, yun yung mga cell natin yan namamatay. So anong dahilan noon? Kulang sa vitamins o kaya nai-stress ang isang tao, so nakakain ng hindi maganda. So yung mayroong tinatawag na cancer cell, pag dumami kasi yun, so yung nagiging cancer sa tao, no? Na aatakihin, kakainin niya yung mga good cell natin. So humihina ang immune system ng isang tao kapag namamatay, no? Nagiging cancer po siya kapag namamatay ang good cell natin. So napakahalagang active ang ating good cell at protektado siya, no? Kaya ang serpentina po ay pinoproteksyonan niya yung ating good cell, no? At nilalabanan niya upang hindi mamatay, no, ang ating good cell, at nilalabanan niya ang mga cancer cell. Kaya napakaganda po, ayon sa mga dalubhasang doktor po, ang galing po ng mga doktor na naka-imbento nitong serpentina. Ano po, blessing sa atin ni God ito. Kasi natural po siya at wala po siyang, hindi po siya delikado. Yan. Kaya mga kapatid, ang ganda po. Yan po yung pang-apat, no? Nilalabanan niya yung cancer. Ano po? Okay, panlima, number 5. Mabilis lang po ito. Reduce bad cholesterol, no? So, ang bad cholesterol, saan nakukuha yan? Taba ng baboy, taba ng manok, taba ng baka, o lahat ng taba, no? So, lahat ng fats, no? So, yan po ang taba po. Ay, di ba, pag nagkatay tayo ng manok, may kikita nyo, may kumakapit sa puso ng mga taba, may kumakapit na cholesterol doon sa balumbalunan, sa atay. So, ganun din po yung tao. Kapag sa kakain po natin ng mga taba-taba at hindi natutunaw yon, kasi ang taba, hindi po madaling matunaw yan. Kakapit po siya sa puso ng tao, puso sa atay o sa kidney natin. So, delikado po, no? Kaya very danger po kapag ang bad cholesterol ay dumadami. At ang delikado pa kapag ang bad cholesterol ay yung babara sa ugat natin. So, delikado po yan. So, ang serpentina po, no? Tutunawin po niya yung mga bara-bara doon sa mga butas ng ating ugat, no? Tutunawin po niya at itatapon niya papalabas sa dumi natin. Pwedeng iihi, pwedeng ipawis po natin. Kaya, ang ganda po na nagagawa, no? Kaya kung mataas ang, may alam kayo na mataas ang kolesterol, try nyo po ang serpentina. Okay? Yan po ang panlima. Yung pang-anim naman po, ito. Nakakatulong din po ito sa may mataasan lagnat, no? Kapag may mataasan lagnat, painumin nyo lang po ng serpentina, isa o kaya isa sa umaga o kaya isa sa hapon, no? Sa gabi bago matulog. Kaya bumababa din po, nilalabanan kasi niya ang mga bakterya, kaya natutulungan din po para bumaba yung lagnat ng isang tao. Yan, kaya yan po yung pang-anim, no?
pinabababa po niya yung symptoms ng lagnat. Kaya ang galing, ano? Ang galing po. Pampito, mga kapatid. Yan, pampito po. Yan, detoxify, no? So, dinidetox niya po yung mga toxin sa ating katawan, no? Dinidetox niya yung mga toxin. Ano ba yung mga toxin sa katawan natin? For example, yung mga hindi natutunaw na pagkain sa ating bituka, no? Kaya kahit mayaman, kahit sino po, kapag ka kumain ng karne, ano po? Kumain kang sunod-sunod ng karne. Tignan nyo, pag kumain tayo ng sunod-sunod na karne, anumang uring karne, pag dumumi tayo kinabukasan, kukunti lang ang dumi natin. Bakit po? Ang karne halos isang linggo ay hindi po siya natutunaw sa loob ng ating katawan. No, kaya dapat dalangan ang pagkain ng karne. Ano po? At dapat itapon ng taba. O, yan po ang napakahalaga doon. Mga kapatid, eh, paano kung ang karne ay araw-araw nating kinakain? So, hindi po siya madaling matunaw. Lalo na pagkakain natin, inom tayo ng malamig na soft drinks, malamig na tubig. So, yun po, lalong namumuo yan sa loob. Kaya huwag mo nang uminom, hayaan mo nang mag-digest ang ating katawan. At kung maaari ay maligamgam na tubig ang ating iinumin para hindi namumuo yung mga pots o yung taba sa loob ng ating katawan. Okay? Kaya nagdi-detox po ito, no? Kaya kung merong bara-bara, may hindi tayo normal ang pagdumi, so kapag umiinom tayo nitong serpentina, so mga kapatid, mga kababayan, so tutulungan niya para itulak at walisin, alisin ang lahat ng mga nakaharang doon sa atin pong bituka o sa atin pong mga ugat-ugat. Ang ganda po na nagagawa ng serpentina. Okay? Herbal. Okay. Pang-walo po, pang-huli. Yan. So, mga kapatid, pinapatay din po niya ang mga bakterya, bad bakterya, no? Pinapatay po niya ang mga bakterya na kung saan-saan ba galing ang bakterya. Minsan nakakahawa ka sa pusa, nakakahawa ka sa aso, tapos kakain ka hindi naghugas ng kamay, may bakterya 'yon, no? So may halimbawa, siyempre may bakterya, kung ano-ano yung bakterya, hindi natin nakikita 'yan. Naamoy din natin, minsan nasa pagkain, hindi malinis na pagkain, may mga bakterya po yan, panis na pagkain. So mga kapatid, napakahalaga po, itong serpentina pala, pinapatay niya ang mga bad bacteria sa katawan po natin. Okay, kaya mga magulang, mga kapatid, oh, ang galing, no? Kaya nakakatulong po ng malaki itong pong serpentina. So mga kaibigan, mga kapatid, yan. So, ito pong kwentuhan natin, ito pong i-share po natin sa ating mga kaibigan at makakatulong, no, ang serpentina, ano? So, capsule. Meron din po namang malalakas ang loob na kumakain ng dahon, hugasan din nila, at yung buhay na dahon, kinakain po nila. So, sila po ay gumagaling sa kanilang mataas ng sugar, bumababa po sila. So, meron po kaming kapatid doon sa Laguna mismo, ang taas ng sugar niya, talagang napakataas, sobra, ano? Talagang nakakatakot, delikado na rin po. Pero ang ginawa niya, kumain siya ng serpentina. So, mabilis po ang pagbaba, no? Nagpa-check up sa doktor, pa-check up sa doktor, mabilis po ang paging normal ng kanya pong blood sugar, no? Kaya, try niyo po ang serpentina. So, kung natutulungan po kayo, may tutunan po kayo sa videong ito, paki-share po sa ating mga kaibigan at paki-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. So, maraming salamat po. Ito si Kuya Sampili na nagsasabing, ang kalusugan ay kayamanan, no? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, napakasarap maging malusog araw-araw. Kasi yon ang gusto ng ating Panginoong Diyos, na maging malusog tayo, maging malakas, upang tayo makapagtrabaho ng maayos, makapag-isip ng maayos, makapunta tayo ng maayos, at ma-enjoy natin ang mga blessing ni Lord sa atin, maging blessing pa tayo sa iba, no? Kapag tayo malusog, malakas, walang sakit, walang karamdaman, maging blessing tayo sa maraming tao. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking videong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, sumahin niyo ang kalakasan, kalusugan, kapayapaan, kasaganaan ng ating Diyos na buhay. God bless po! Love you. Ingat po kayo. Bye-bye. God bless. Siyempre po, mga kapatid, ay iinom tayo nito. So, hindi ko po na... Ayan, iinom po tayo ng serpentina para... Kasi hindi pa ako nakainom kaninang maga. Yun po. Maraming salamat po. So, try nyo po ang ating serpentina. Okay? Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Love you. To God be the glory.